Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Colossians chapter 1 sa atin pong pagpapatuloy ng exposition sa libro na ito. Colossians chapter 1 at hayaan niyo pong basahin ko beginning verse 15. Colossians 1, beginning verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Tayo po ay manalangin. Po aming dakilang Diyos, kayo po ang dahilan kung bakit kami narito sa lugar na ito at sasamba sa inyo at makikinig muli ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa privilege, sa kalayaan to hear your words and to really hear it and absorb it, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, O Diyos, dahil kami ay mga mahihina. Kinikilala namin ang aming kahinaan. At alam namin, Panginoon, na sufficient ang inyong biyaya to strengthen us sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Tulungan niyo din po ang inyong mga ngaral. Gabayan niyo ang kanyang isip, ang kanyang pananalita. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang kamalian, kundi ituro niyo po sa amin ang katotohanan na malinaw na hinahayag ng inyong mga salita. In Jesus' name, Amen. In verses 15 and 20 ay pre-present ni Pablo in a poetic and strong statements kung sino si Jesus. And these verses, scholars agreed, ay isang hymn na umiiral sa kanilang panahon. At sa gantong paraan ay pinakita ni Pablo ang napakadakilang persona at katangian ng ating Panginoon. Very strong ang pagpapahayag dito ni Pablo patungkol kay Jesus dahil yung Colossian Church ay under attack and being influenced ng maling katuruan patungkol kay Jesus. At as we have seen, at least sa mga statements ni Pablo, na iba't ibang klaseng maling pagtanaw patungkol kay Jesus ang kinakalat ng mga bulaang guro sa panahon ng Colossian Church. They teach na si Jesus ay lesser spirit lamang or even one of the angels, and siya ay one of the mediators o emanations lamang na galing sa Diyos. They also teach of worship of angels, asceticism, legalism as the way of salvation. So, to counter that, Paul wrote a great statement, which I believe one of the great statements in the whole Bible na nagpapakita ng kadakilaan ng persona at gawa ni Jesus. Paul presented Christ as supreme o matayog sa lahat ng bagay. He is supreme in creation, tulad ng ating napag-aralan. He is the image of the invisible God. Si Jesus ang perpektong representation, manifestation ng Diyos na hindi nakikita. Hindi siya mabubababang uri ng Diyos or lesser spirit, bagkos siya ay Diyos. The essence of God ay na kay Jesus. If you want to know God, you need to go to Jesus. He is the firstborn of all creation, meaning siya ay highest in position and preeminent above all
creation. He is the creator of all things. He is the goal of all creation and sustainer of all creation. At nakita din natin, not only Christ is supreme over all creation, but also He is supreme over the church. He is the head of the church. Ang pastor ay the head ng church or kung sino man. Christ is the head of the church because He is the originator of the church. At the firstborn from the dead, ang kanyang resurrection ay walang makakapantay. At dahil sa ginawa ni Jesus sa kanyang resurrection, being firstborn from the dead, by the virtue of that, Jesus demonstrated as Lord and supreme in everything, even in the church. So walang ibang makakagawa ng ginawa ni Jesus. Therefore, siya ang nararapat to be the head of the church, to be preeminent in everything, and He has full authority in all things, even to the church. Now, as we continue ang ating pag-aaral about the supremacy of Christ in all things, we will now consider ang pinakahuling heading na matatagpuan sa verse 19, na si Christ ay supreme or the supremacy of Christ in redemption. So who is Jesus with regard to redemption? Now, first of all, we are told He is the fullness of God. Secondly, He reconciled all things to God. And lastly, He makes reconciliation by His death. So first of all, He is the fullness of God. Kung titignan niyo po doon, for in Him, all fullness of God was pleased to dwell. Now literally, ang translation ay ganito sa original language. For in Him was pleased all the fullness to dwell. Now, kung titignan nyo yung ibang translation, kung gumagamit kayo ng New King James or NASB, nilagay nila yung salitang Father. Refers to God the Father as that subject. For it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell. Na nagpapakita sa translation na yon na ang Diyos Ama bilang subject ay nalulugod, na ang fullness ay nananahan o taglay-taglay ni Jesus. Now, bakit nila ito ginawa na nilagyan nila ng subject na Father yung verse 19? Well, to make sense yung sinabi sa verse 20, that through Him to reconcile Himself all things. So, ano ba yung nagre-reconcile? Yung noun ba na fullness of God? No. The fullness does not reconcile. Kaya nilagyan ng ibang translation ng subject, which is God the Father. Just to make sense and have the continuous thought sa sinabi sa verse 20. And so, ang Diyos Ama ay nalulugod that the fullness, ano yung fullness na yun? Yung fullness of deity o yung pagka-Diyos ay nananahan kay Jesus. Now, it does not mean na bago pa pumarito ang Diyos Anak na tatawaging Jesus ay hindi pa siya Diyos. No, o hindi na siya Diyos. It does not mean na bago pa pumarito ang Son of God na tinawag na Jesus ay hindi na siya Diyos. Nakita natin sa previous na pag-aaral ay hindi pa nilikha ang sanlibutan. Naroon na si Jesus. Siya na ay Diyos. And here comes the glory and mystery ng incarnation. Nang ipinanganak si Jesus sa mundong ito, siya ay Diyos at tao. God-man. At sinabi sa Colossians 2:19, kung titignan niyo po doon, very clear na sinabi ni Pablo, for in Him, in Christ, the whole fullness of deity dwells bodily. So yung buong pagka-Diyos ay in bodily. Ang Diyos ay nagkatawang tao na ang pangalan ay Jesus Christ. And so it says, ating text, na it pleased God the Father
that the fullness of deity dwell in Christ. It is God's good pleasure that in Christ all the fullness should dwell. Now, bakit importante ito? And it pleased God the Father na ang fullness of deity ay nananahan kay Jesus. Because sa dakilang gagawin niya bilang God-man. At ano yung task ni Jesus? Verse 20, to reconcile all things to God. Ito ay napaka-dakilang mission na hindi magagawa ng isang tao lamang. Hindi magagawa ng mere creatures, but only God can do this. So ang Diyos ang natatanging makakagawa na ito, and He did. Ang Diyos ay nagkatawang tao, walang kasalanan, undefiled, full of grace and truth for the purpose na katulad ng sinabi sa ating confession, He might thoroughly furnished or equipped to execute the office of the mediator. So para siya ang natatanging makatagapagligtas at tanging qualified na maging tagapamamagitan between God and man. And let me read yung sinabi sa ating Confession of Faith, chapter 8 of On Christ the Mediator, paragraph 3. Sinabi doon, the Lord Jesus in His human nature thus united to the divine in the person of the Son was sanctified and anointed with the Holy Spirit above measure, having in Him all the treasures of wisdom and knowledge, in whom it pleased the Father that all fullness should dwell. Now, kinuha nila yung language ni Paul. To the end that being holy, harmless, undefiled, and full of grace and truth, He might be thoroughly furnished to execute the office of mediator and surety. So, pareho lang language na kinuha sa ng ating confession of faith sa sinabi ni Pablo in Colossians 1:19. It pleased the Father that all fullness should dwell, that He might be thoroughly furnished to execute the office of mediator and surety. In other words, dahil si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, truly God, truly man, siya ay able, makapangyarihan na magligtas. He is the only one able to execute the task to be the mediator between God and man, to reconcile all things to God, to reconcile this sin-cursed world to God, because Jesus is God in flesh, sent by the Father to reconcile all things to Himself. That's why sinasabi ni Pablo, siya ay supreme pagdating sa pagliligtas, because in Christ, all the fullness of deity dwell. Sinasabi ng mga scholars na itong salitang fullness o pleroma sa Greek ay likely used or ginagamit na term din ng mga false teachers na nanggugulo sa Colossian Church, na tinuturo nila na yung divine powers at katangian ng Diyos ay kinalat sa mga emanation ng Diyos or lesser gods. Kumbaga, pinamigay, no, ng Diyos yung kanyang mga kapangyarihan, yung kanyang attributes sa mga lesser gods katulad at sa mga angels din. Kumbaga, taglay-taglay din ng mga creatures katulad ng mga angels yung kapangyarihan at katangian ng Diyos. For them, hindi exclusive kay Christ yung pagka-Diyos, kundi ito ay pinagkaloob din niya sa mga lesser gods. And Paul countered that by strongly asserting na yung fullness of deity, all the divine powers and attributes of God was not spread o pinagkaloob sa created beings like angels, but completely dwelt in Christ alone. Na kay Jesus, taglay-taglay ni Jesus ang pagka-Diyos. And Paul is saying, si Jesus ay hindi isa sa mga lesser gods na may kaunti-unting taglay na pagka-Diyos. No, the fullness of God ay na kay Jesus. Yung divine powers, yung katangian ng Panginoon ay na kay Jesus, dahil hindi lamang tao si Jesus, kundi siya ay Diyos. And by the way, yung salitang dwell
speaks of permanence. Permanent dwelling as opposed to occasional visit. So nananatili yung kanyang pagka-Diyos. No, hindi yung nagkatawang tao si Jesus ay nabawasan ng pagka-Diyos niya. No. He is divine. Fully and truly God. He is God. Never a time na hindi siya Diyos. And it contradicts the idea that Christ possessed divine power and deity only temporarily. Diba yan din ang isang maling katuruan na lumalaganap sa ating panahon, sa early church hanggang sa ating panahon, na nagtataglay daw si Jesus ng pagiging Diyos pagkatapos ng kanyang bautismo at ang kanyang sa kanyang ministry, but nung pinako na si Jesus sa cross, no, nawala daw yung kanyang pagka-Diyos. Umalis yung espiritu ni Christ, which was the God, nung siya ay pinako sa cross. Yan yung paniniwala ni Soriano. Yan yung kanyang tinuturo na nawala yung kanyang pagka-Diyos. But Paul was teaching here patungkol kay Jesus kung ano ang totoo sa Diyos, totoo kay Jesus. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, not some deity dwell in Jesus. If you would look the word, not some deity, but all fullness of deity reside in Jesus Christ. Katulad ng nakita natin, siya ang image of the invisible God, the exact and perfect representation, manifestation of God. Si Jesus, the God-man, diba sinabi sa ating hymn, offspring of a virgin's womb, veiled in flesh the Godhead see, hail incarnate deity. So God with us. At pagdating sa ating kaligtasan, tanging si Jesus makakagawa niya, not the angels, not the mere creature, Him alone can save. Christ alone can reconcile man and this cursed world to God. For in Christ, all the fullness of God dwell. Now, what's the implication of that? Lahat ng kinakailangan mo, lalo na pagdating sa kaligtasan, ay kay Jesus mo matatagpuan. Because He has all the fullness of God. Since Jesus is truly God and man, He is all you need. In time and eternity, He is all you need for your salvation. He alone can provide salvation. Dahil walang ibang makakagawa ng kanyang ginawang pagliligtas sa isang makasalanan. Diba? Sinabi nga sa Acts 4:12, there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Tanging kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan. So kung ikaw ay hindi mananampalataya ngayon, you cannot find remedy for your life greatest problem, which is sin and death, in someone else outside of Christ. No amount of your good works can save you. Ang pagiging relihiyoso ay hindi ka maliligtas. Ang pagsunod sa 10 utos ay hindi ka maliligtas. In fact, papakita lamang ng 10 utos kung gaano ka lumagpak sa iyong kasalanan. Kung paano ka, lumagpak sa perfect standard ng Diyos. Ang pagiging mabuting anak o pagiging mabuting katrabaho, kapitbahay ay hindi sasapat upang ikaw ay maligtas. Mabuti mong gawain, 'di ba? Yung tumulong ka sa iyong kapitbahay, sa iyong co-workers, tumulong ka sa kapwa, hindi yan sasapat pagdating sa kaligtasan para mabago ang iyong kalagayan na napapasa ilalim sa kondemnasyon ng Diyos. Dahil araw-araw din ang paggawa mo ng kasalanan. Hindi sasapat ang iyong kawang gawa para maging matuwid sa Diyos. Kailangan mo si Jesus.
kailangan mo ng tagapagligtas. At tanging sa Kanya lamang, sa pamamagitan ni Jesus, lamang upang ikaw ay maging matuwid sa harap ng Diyos. He is all you need for your salvation. Hindi mo kinakailangan ng angel, hindi mo kinakailangan ng sinumang tao para ikaw ay maligtas sa kasalanan. You don't need other beings or spirits. You only need Jesus Christ, dahil sa Kanya, all the fullness of God dwell. And as the God-man, He accomplished the work of salvation upang ang sino mang magtiwala sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. In other words, the grace and mercy that you need for your salvation can only be found in Jesus Christ, because He is the fullness of, He is full of grace, He is full of mercy. He is totally equipped and qualified to deal with your sin problem. And He did. Noong siya ay naparito sa sanlibutan, He lived a perfect life. And He died on the cross to ransom many and to rose from and rose again from the grave. Isang katibayan ng Kanyang sakripisyo parang pangbayad sa kasalanan ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. At miski na sa buhay na ito, mga kapatid, the satisfaction na hinahanap mo ay hindi matatagpuan tangi kay Jesus. Yung satisfaction na hinahanap natin ay matatagpuan tangi kay Jesus, for He is God and all the fullness dwell in Him. Diba nga sabi ni yung sikat na quote ni Augustine, sabi niya, "You have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in you." Many people think na ang tunay na satisfaction and joy can be found sa relationship. Other think na ang tunay na satisfaction ay sa material na bagay sa mundong ito, sa pera. Iniisip ng iba na once ma-achieve nila ang kanilang ambitions and goals, magiging tunay na satisfied na sila, o kaya naman, once na yumaman sila at madami na silang pera, nabibili na nila yung gusto nilang bilhin, ang kanilang puso ay will not be restless anymore and completely satisfied. Well, the news flash, mga kapatid and friends, nothing in this world can satisfy us. Tignan nyo yung mga sikat at mayayaman sa ating panahon. Many of them, ang dahilan ng kanilang kamatayan, you know what? Ang mataas na rate is suicide. At ang iba ay nagpapatotoo that there was always emptiness sa kanilang puso, kahit na nasa tugatog na sila ng kanilang career at kanilang kasikatan, kahit na bibili na nila ang kanilang gusto. There's always emptiness in them. Nagpapatunay lamang ito sa atin that nothing below heaven, nothing outside of Christ can satisfy our hungry and empty soul. Only in Christ, the fullness of God, we can experience true satisfaction, true joy, and rest sa ating kaluluwa. As one Puritan says, "It is only an infinite God and infinite good that can fill and satisfy the precious and immortal soul of man." Bakit kayang gawin ito ni Jesus? He can satisfy you. Because He is God, at Siya ang tanging kailangan natin sa buhay na ito. At sa atin, mga kapatid, di ba, the reason why minsan feeling natin unsatisfied tayo at restless ang ating puso, nakakalimutan natin ang isang bagay. Nakakalimutan natin that Christ is all we need.
and all we have. For in Him, tulad ng sinabi ni John, from His fullness, we have all received grace upon grace. We forget that all we need and all we have is Jesus Christ. Ang biyaya at kalakasan na kailangan mo para magpatuloy sa buhay na ito ng pananampalataya, para makasumpong ka ng tunay na kagalakan sa iyong buhay, it can only be found in Christ. It is a reminder for us that it is Christ, it's in Christ Jesus, all the fullness of deity dwell in Him. Don't chase after things that will not satisfy. Only Jesus can satisfy you. Therefore, set your heart to Christ. Tulad ng sinabi ni Paul in Colossians 3. If you then have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above and not on things that on earth. Now, that leads us to our next heading. Si Jesus ay supreme in redemption, dahil in Him the fullness of deity dwell. He's completely equipped at qualified mediator to reconcile all things to God. At yan ang nakita natin. But also, He reconciled all things to God. In verse 20, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven. Now, note the word reconcile. It is the same word na ginamit sa verse 22 na may kinalaman sa kaligtasan ng mga makasalanan. This word speaks of complete reconciliation and full restoration. And so it assumes na merong matinding hidwaan o pag-aaway ang nangyayari na kinakailangang pagkasunduin. No? Hindi mo naman pagre-reconcile yung friends. Ang pagre-reconcile mo ay yung may alitan. And the Bible says na tayong mga makasalanan ay kaaway ng Diyos. Galit ang Diyos sa atin. Galit ang Diyos sa ating mga ginagawang kasalanan. Sabi sa Psalm 7:11, sabi sa Tagalog, ang Diyos ay hukom na matuwid. At isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisi ang tao, iahasa ng Diyos ang tabak nito. Kanyang inihanda at inumang ang kanyang palaso. What a graphic picture, di ba? Kung hindi ka magsisi sa iyong kasalanan, ang Diyos ay hinahasa. Ang kanyang espada, ihanda siya na ikaw ay parusahan. In Ephesians, sinabi doon that by nature, tayo ay mga anak ng kapuotan. In other words, napupuot ang Diyos sa atin bilang mga makasalanan. At tayo naman na mga makasalanan, nagre-rebelde sa Panginoon, sumusuway sa kanyang kalooban, ayaw natin sa Panginoon. We are haters of God by nature and we are in enmity against God. But here's Christ. Pinagkasundo niya tayo. Pinagkasundo niya ang mga kasalanan at banal, sa banal na Diyos. It says in Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nagkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan between God and sinners dahil sa ginawa ni Jesus. Furthermore, makikita natin na hindi na yung broken relationship between God and sinners, hindi lang broken relationship between God and sinners ang napagkasundo ni Jesus, but He said
all things, whether on earth and heaven. Itong phrase na ito, earth and heaven, ay na-encounter na natin sa verse 16 na tumutukoy sa creation or all created beings. Now, ano sinasabi dito ni Pablo? Sinasabi ni Pablo, nagkaroon din ang creation ng pagkakasundo at kapayapaan sa Diyos. It says, on earth, the created beings on earth, ang mga makasalanan ay nagkaroon ng pagkakasundo sa Diyos, but also the creation, this earth. Now, bakit kinakailangan din nila ng reconciliation, ng restoration to God? Dahil, even ang creation ay nagkaroon ng sumpa nang mahulog ang tao sa kasalanan. The creation order ay nagkaroon ng sumpa. That's why makikita natin, merong chaos, merong disaster sa mundo. Hindi nagagalit, yung sinasabi ng iba, nagagalit yung Mother Nature. No, there's no such thing. Because of the curse, the creation order ay nasira. That's why makikita natin merong disaster, merong calamity. Dahil ito sa pagkakahulog ng tao sa kasalanan. Sinabi ng Diyos kay Adam nung nahulog siya sa kasalanan, di ba? Because you have listened to the voice of your wife and you have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. In other words, sin drew in the universe. Yung iba nagtatanong, di ba? Bakit hinayaan ng Panginoon na lamunin ng tsunami yung isang lugar at maraming namatay? Bakit hinayaan ng Diyos na magkaroon ng lindol sa na sumira ng maraming tahanan at ari-arian? Yes, God is sovereign over all those things, but also we live sa isang mundo na merong sumpa. A sin-cursed world. That's why we see ang matitinding calamity. Dagdag mo pa yung mga masasamang tao na sinisira ang create ng Diyos dahil sa kanilang kasakiman. In Romans 8:22, we are told, for we know that the whole creation has been groaning together in pains of childbirth until now. Nagdudusa din ang creation dahil sa sumpa ng kasalanan. Ngunit anong ginawa ni Jesus? Sa kanyang sakripisyo doon sa cross, di lamang ang mga kasalanan ang makakatanggap ng kapayapaan, kundi ang creation. Romans 8:20 says, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. In other words, through Christ and His work on the cross, nagkaroon din ng beneficyo, ng blessing sa whole creation. The universe is brought back or restored to its proper relationship with God. Babalik ang creation sa tama. Now, ang tanong, nangyari na ba yun ngayon? Yes or no? No and yes. No? Obviously, no. Kasi pumunta ka sa zoo, di ba? At ilapit mo yung katawan mo sa leon, sa tigre. It's either matakot sila, dahil yun ang ginawa ng Diyos sa kanila. Remember, after the flood of Noah, nagkaroon ng fear, ang hayop sa tao. Or, no? Pag ninudnud mo yung ulo mo sa kanila, pag na-threaten sila, kainin ka din nila.
Ba, napapakinggan natin sa news madalas, merong matitinding pagbaha na kumitil sa maraming buhay. Ngayon nga, binabantayan nila yung sa Antarctica, di ba? Yung iceberg daw na 3 times na mas malaki sa New York ay nasisira at nalulusaw, na kung di maagapan ay maaring magresulta sa matinding trahedya. But darating ang araw, dahil sa ginawa ni Christ, even the creation will be restored. The groaning, yung sinasabi ni Paul sa Romans, the groaning of creation, the sorrow of creation will turn into joy and peace. How about sa salitang heaven? Others said, nakasama dito ang angels. Now, but that's not possible dahil wala naman silang kasalanan. Or as others suggest, which sobrang mali, unbiblical na nagsasabi, na sa dulo daw ng panahon ay magkakaroon ng pagkakasundo or peace ang mga diablo, even ang mga unbelievers sa Diyos. Which if you would read Origin, siya yung nagpasimula nun. Kaya pala Origin, no? Sinasabi nila, sa dulo, everyone will be saved. That's not true. Sinabi ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, ay paparusahan niya si Satan ang kanyang mga kampon at ang mga hindi mananampalataya doon sa lawa ng apoy sa impyerno magpasawalang hanggan. Colossians 1:20 ay hindi nagtuturo ng universal salvation. Hindi nagtuturo ng universal salvation. Though that's what ang thinking ng marami, 'di ba? Kahit sa ating panahon, sa funeral pag merong namatay, parang lahat na lang pupunta sa langit. Parang lahat na lang pupunta sa lahat ay maliligtas. And so, that's not true. And so, what does it mean na magkaroon din ng reconciliation ng heaven sa Diyos? Well, heavenly places or yung realm ng spiritual beings ay merong pagtatalo at war. Ngunit nagkaroon din ng kapayapaan. In a sense, nagapi si Satan at ang kanyang kampon dahil sa ginawa ni Jesus. Now look at Revelation 12, verse 7. Just to show you itong sinasabi dito. In Revelation 7, beginning verse, Revelation 12, beginning verse 7. Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against dragon, and the dragon and his angels fought back, but he was defeated and there was no longer any place for them in heaven. And the great dragon was thrown down, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to earth, and his angels were thrown down with him. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. And they have conquered him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, for they love their lives even unto death. Therefore rejoice, O heavens, O you dwell in them, but woe, O earth, and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. Which I think, ito ay tumutukoy sa nung si Jesus ay pinako doon sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon ng peace in heavenly places through Christ. Diba? Nagapi ang accuser ng brethren na si
Satan and his minions. At kung titignan nyo pa yung Colossians 2:15, ganito din naman ang sinasabi, si Christ, he disarmed the rulers and authorities, referring to Satan and demons and the spiritual beings in the heavenly places, and put them to open shame by triumphing over them in him. Sinabi ni John MacArthur, there is a sense in which even the fallen angels and unredeemed men will be reconciled to God for judgment, but only in the sense of submitting to him for final sentencing, their relationship to him will change from that of enemies to that of the judge. They will be sentenced to hell, unable any longer to pollute God's creation. They will be stripped of their power and forced to bow in submission to God. You see, kahit na yung hindi mananampalataya at mga demonyo na hindi nagpapasakop ngayon kay Jesus, magkakaroon ng in a sense reconciliation for judgment. In a sense, na magbabow down sila kay Jesus. They will submit sa pagpaparusa sa kanila ni Jesus in hell. And so, the point is that ito ang ginawa ng Diyos through Jesus Christ. Reconciling all creation through Christ, bringing peace to all created order. And because of Christ, this sin-cursed world will be renewed. There's hope, mga kapatid. There's hope that everything in this world, the creation will be back in order. There's a new heaven and the new earth that will come. The glorification of the created order is guaranteed because of Christ's work. At para sa atin, it's either tatanggap ka ng pagkakasundo sa Diyos kung ikaw ay lalapit at maniniwala kay Jesus, o tatanggap ka ng pagkakasundo sa Diyos, God will settle it dahil paparusahan kanya magpasawalang hanggan. He will punish his enemies forever in hell. At wala kang ibang magagawa but to submit to that punishment sa sentensya sa iyo ng Panginoon. Nawa hindi ganyang klaseng pagkakasundo ang matanggap mo. Bagkos kapayapaan with God dahil ikaw ay nagtiwala kay Jesus. Ikaw ay pinawalang sala sa nagawa mong kasalanan. Dahil ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan at pagre-rebelde dahil sa ginawa ni Jesus at sa kanya ka nagtiwala. This kind of reconciliation nawa ang iyong maranasan. Peace with God. At papaano mo ito makakamtan? By faith in Christ Jesus. By faith alone, in Him alone. Kung ikaw ay magtiwala kay Jesus, ikaw ay mapapawalang sala at magkakaroon ng kapayapaan sa banal at matuwid na Diyos. But lastly, paano ito ginawa ni Jesus? To reconcile all things to God. Ano ang naging kabayaran para makareconcile ang lahat ng bagay through Christ? Ano ang naging cause? Ano ang naging kapalit para i-reconcile tayo ni Jesus sa Panginoon? He says, making peace by the blood of His cross. Do you want to know how Christ accomplished this? To reconcile all things to God, look at the cross. The Son of God there, si Jesus, ay binuwis niya ang kanyang buhay to reconcile men to God. To reconcile the world to God. Si Jesus ay binuwis niya ang kanyang buhay. Kailangan merong magbayad para sa katubusan ng kasalanan. Kailangan merong
mag-satisfy ng galit ng Diyos laban sa kasalanan. Or else, lahat tayo ay nararapat mamatay at tatanggap ng parusa at pot ng Diyos magpasawalang hanggan. Dahil ang Diyos ay matuwid na hukom. He will not let the guilty unpunished. Someone has to die. Someone must be punished. Ngunit salamat sa Panginoon, Christ is the propitiation for our sins. Ang kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ang naging pambayad, sakripisyo para tayo na mga makasalanan na may karoon ng kapayapaan sa banal at matuwid na Diyos. The Son of God became man who is completely equipped to reconcile us to God. And the point is that because of Christ's sacrificial death, reconciliation to God is possible. Or to use the language of Paul in Ephesians 2, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ, for He Himself is our peace. Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, maaari na tayo ng mga sinners ay makalapit sa Diyos, magkaroon ng kapayapaan sa Kanya, na hindi niya na tayo ituturing ng mga kaaway, kundi mga anak ng Diyos. That's a great news, isn't it? Paano ang isang makasalanan, even this sin-cursed world, ay magkaroon ng pagkakasundo sa banal na Diyos na araw-araw na may galit sa kasalanan? Paano ang isang makasalanan mapatawad? There's the answer is that through the blood of His cross. There is now remission for sin. There is now reconciliation to God because Christ shed His blood on the cross, bore the wrath of God, and died on our place. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Isang nakakamanghang katotohanan kung titignan natin, dahil Diyos mismo ang gumawa ng paraan to reconcile us to Himself. He does everything for sinners just like us. Wala tayong parte dito except our sin that makes salvation necessary. But reconciliation is God's work alone. It is God's good pleasure that in Christ Jesus, the fullness of deity dwell, that He might fully equip to execute ang pagiging mediator between God and man. Christ is the only way para ikaw ay ma-reconcile sa Diyos. Not through angels, katulad ng tinuturo ng false teachers in Colossae, not through mere creatures, not through rituals and ceremony, but only in Christ who shed His blood on the cross. At kung ikaw ay magtiwala sa Kanya, kaya Kanyang hugasan sa lahat ng iyong kasalanan. Maaring mawala ang puot ng Diyos that remains in you because of your sins, and you will peace. You will receive peace with God. At kung hindi ka pa mananampalataya ngayon, tinatawagan ka ni Jesus. Lumapit kayo sa Kanya. Believe in Christ. He can wash away your sins. He can bring back your relationship with God na nasira dahil sa kasalanan. Huwag kang manatili sa kasalanan. Huwag kang manatili sa domain of darkness. Dahil ang dulo niyan ay puro pasakit at pagdurusa, severe punishment from the hands of an angry God.
Kaya tinatawagan kayo ng salita ng Diyos. Be reconciled to God by faith in the Lord Jesus Christ. So sa ating passage, nakita natin ang supremacy of Christ in redemption. Bakit siya ang natatanging makakagawa nito? Is the fullness of God, the fullness of deity dwell in Him, completely equipped to execute the work of reconciling sinners to God. At ang kanyang ginawa na pagkasundo niya, not only sinners but whole creation, this sin-cursed world is reconciled and will one day perfectly back in order and harmony. At sa pag-execute ni Christ ng kanyang pagkakasundo, it cost His life. He makes peace by the blood of His cross. Is it not amazing na si Jesus, the image of the invisible God, the creator of all things, the preeminent one, became flesh? Siya ay nagkatawang tao, namuhay ng perpekto, sinunod lahat ng kautusan that God demands of us, at araw-araw nating nilalabag. And He died on the cross, suffered that punishment that we deserve, and tasted death that we may live, that we may have eternal life in Christ Jesus, that we may have reconciliation through His blood. Mga kapatid, I know nothing na makakapag-refresh ng iyong puso, makakapag-encourage sa inyo ng lubos sa inyong buhay pananampalataya than this truth. The gospel of our Lord Jesus Christ, His person and His word work. The Lord Jesus Christ died for me. Died for me. He shed His blood for me, that I may have life and relationship to God. The work of Jesus Christ and the glory of His person na makikita natin sa salita ng Diyos. Yan ang antidote sa maling katuruan na lumalaganap sa ating panahon. But also, to know more the glory of Christ's person and work, ang siyang lunas sa ating puso na nanlalamig. Sa puso nating nadidismaya for some reason. And so the challenge for us, refresh your weary heart. Refresh your troubled heart with the truths about the person and work of Christ. Tulad ng sinabi ni John Owen, before he died, let us get it fixed in our minds that this glory of Christ in His person and work are the best and most noble and beneficial truths that we can think about or set our hearts on. Others are of more noble mind and spend their meditating on the works of creation and providence. This is a work worthy of our nature. But all this, there is no glory to be compared with the glory of Christ's person. There's nothing to be compared sa person ni Christ. And so the challenge for us, refresh your heart with the truths. At dito sa katotohanan na ito, hinihikayat tayo ng salita ng Diyos na mas lalo nating i-discover the person of our Lord Jesus Christ revealed in the Bible. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, how I pray, Lord, that the truths na napakinggan namin will just not be a mere exercise sa aming intellect, but it will have a great impact in our lives.
We pray, Lord, that we will grow more and more sa pagkakilala sa inyo. Because in that, Lord, we will also grow in our service, in our love for our Savior. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na yung katotohanan na ito ay muli na namang tumagos sa aming tenga. We pray, Lord, that it would sink in our hearts. It will impact our whole being. That katulad ng sinabi ni Paul in Romans 12, with the mercies of God, we will offer our lives, devote our lives as a living sacrifice, holy and pleasing unto you. Lord, help us. Help us to know more our Lord Jesus Christ. At ito ay magtulak sa amin to greater obedience sa buhay na ito. In Jesus' name, amen.